sige, tol, sige! Kaya mo yan! Gawin tayo mo! Sige, sige! Kaya lang, Padre, hindi ka ba nainip dyan sa pagpupulis mo? Abe, tumanda ka na dyan, kumpadre. Pati mga bata, pinag-iiwanan ka na. Huwag mo na ako bagtanghang, kumpadre. Ika nga, kahit na ganito ang buhay natin, pasirid, pasiton, masaya naman ako. Padre, may solusyon dyan. Total, malapit ka kay Mayo. Eh, bakit hindi mo gamitan ng konting impluensya? Padre, wala sa katawan natin ang impluensya. Oh, si Charlie ano? Ang kalaban mo, hindi ka mananalo. Uy, kailan nga pala uwi si Charlie? Nako, nasa Maynila. Paminsan-minsan lang kumuwi rito dahil nag-aaral doon. Ito pupusta ko. Sa darating na eleksyon, mananalo ni si Mayor. Otus. Kumpadre, nabanggit mo na rin lamang yung eleksyon. Parang gusto kong subukin ang aking kapalaran sa politika. Hmm. Kuya! Kuya, ito na! Daron! Tulungan niyo. Pwede na muna kami, ha? Ang bait talaga ni Bert. Oh, tingin naman isa. Asa na yun? Ang ganda naman ng baril nito. Nakakaingit naman kayo magkapatid. Nakapagdala ng baril. Kami, ni Hipo, ayaw ni Tatang. Sigurista si Papa. Ayaw niya nang naargabyado kami. Iba talaga dating basta may bakal ka sa baywang, no? Mas lalo na kung pumuputok, di ba? Hindi kami nagsusukbet nang hindi pumuputok. Bakit di ka namumulot ang kumpadre? Ah, alam ko nang hinihintay mo. Ang galing mo talaga, kumpadre. O, kumpadre, ito na yung paborito mo. Adobong palaka. Oh, ayan na. Naku, kumadre. Alam mo na yan lang sa Jacko rito, no? Teka, okay. Bago maubos ang bote, ako naman, panoorin nyo, ah. O, sa ano? Eh, ikaw, kumpadre. Bakit hindi mo turang bumaril ang mga anak mo? Mahirap na, kumpadre. Lapitin ang disgrasya mga yan. At isa pa, mainitin ang ulo. Kasing init ang ulo nila. Subukan niya. Oo, subukan ninyo. Baka sakaling makatama. Sige na. Susan, po. May lichon pa ba dyan? Meron pa po. Isang hipo pa. May tama na kayo. Makapapasbay pala itong mga ito. Tol, kibali na lang. Matagal-tagal na rin tayo hindi nakakapag-target, kumpadre. Eh, iyan bang pulso mo, eh? Ayos pa. Naku, kumpadre. Laging nakahipo yan sa bibingka na mahumutun. Kaya laging nasa kondisyon. Aba, hindi ko pa rin nagbabago, kumpadre, ah. Nag-isip bata na naman yung dalawang may tahin. Eh, inang, lasing si Tatang. Baka hindi makatama. Naku. Yang tatang mo, kay lasing, kay hindi, nakakatama yan. Yes! Okay! Galing yung tatang ko! Ha? Okay, kumpadre. Yes. Padre, isa pa, ha? Oy, Charlie! Vicky, musta? Eto. Ina. O, kamusta ka na, iho? Mabuti man po. San? Tol! Charlie! Chong, saba. Basta, Charlie, sinira mo diskarte ng ninong mo. Pasensya na kayo, Nino. Oh, Charlie. Papasikat lang basta. Po. Uy, ganda niyang baril mo, ah. Ay, personal niya, Nino. Ibibigay ko na sa inyo. Wag. Mahirap gamitin ito sa gabi, ah. Kitang-kita sa dilim. Ganda ng puluhan, ah. Ano ba ito, kapis? Hindi po. Perlas po yan. Perlas? Yung ginagawa ikaw, oh, kapis. Oh. Mocho, ano yung pot po? Alam ko daw kung saan naroon ang kalabaw ng nakaw kay Kabeste. Katay naman. Aba, nagpabili akong 5 kilong gagawin pulutan mamayang gabi. Baka sumakit at dyan natin. Hindi po. Buhay pa. Buhay pa. Apelyido sa nanay. Crisostomo po. Tatay? Eh, Ibarra ho, sir. Elias Crisostomo Ibarra. Anong ito ah? Niloko ba ako? Andres, ano ba yan? Anong ito? Gustong idawit si Rizal sa kaso. Sir, hindi talagang totoo kong pangalan. Elias Crisostomo Ibarra. Andres, magpahinga ka na. Pagod ka na. Ako na lang ang mag-iimbestiga sa kanya. Ready na kayo? Oo. Oh.
magkasabay kayo. Sabay uusok ang mga ninyo habang buhay ako. Ito ang tanda ninyo. Walang hahawak ng barel. At bilang padre de pamilya, sa bahay na ito, desisyon ko lang ang masusunod. Wala namang kumukontra sa mga desisyon mo. Tang? Hmm. May papanik ho kasi sa aking manliligaw ngayong gabi. Payag ho ba kayo? Basta ba hindi siya dadaan ng bintana? Kung hindi, para siyang kwagong titimbuang. Hindi naman magnanakaw yung tao eh. Mm-mm. Manliligaw. O sige, payag ako. Ano oras ba siya darating? Eh, kanina pa po nandiyan dyan eh. Naisahan yata ako. Mabuti naman pumayag ang tatay mo. Anong pumayag? Eh, nabigla ko lang. Ikaw naman kasi, ang kulit-kulit mo. Ilang beses ko na ba sinabi sa'yo na ang higpit-higpit niyan? Gusto ko lang naman mapatunayan sa kanila na malinis ang hangarin ko sa'yo eh. Gumagabi na yata. Siguro, magpapaalam na ako. Oo, sige. Sino bang pinagmamalaki mo ito, ha? Ano ba yan? Tayo, ka, Andres! Mga lasing kino sinada ako! Halika! Tama na, polis ako! Huwag kang mag-alam! Anong polis-polis? Ha? Ah. Polis pataw na! Oh my gosh, kando si Isi. Kanag ring, si Ka Andres po nakikipag-away sa tindahan ni Aling Maring. Ikot na parang chubibo. Kita nyo, Tang, bagsak lahat. Talagang matitigas ang mga buto nyo sa babaga. Pero isang buto pa ang gusto kong masubukan at ang mabinyagan. Tang, anong klaseng buto yun? Ay, di yung buto ninyong nakasuot helmet ng aliman. Ito talaga si tata ko. Tang, buti na lang hindi nabalda yung kaliwang kamay mo. Siguro, hindi tinamaan yung nervyos na ugat. Tang, alam mo, lagi kitang pinagmamalakas sa mga klase ko. Bakit naman? Kasi, ang bait-bait mo sa amin eh. Bakit? Yung bang mga tatay ng mga kaklase mo, hindi mabait? Hindi po, Tang eh. Yung kaibigan ko si Richard, yung tatay nun, salbahe. Bakit mo naman nasabing salbahe? Kasi yung nanay niya, nahuli yung tatay niya na may asawang iba. Nag-away nga eh. Munti ka na maghiwalay. Kawawa naman yung kaibigan ko. Kaya lagi kita pinagmamalaki. Kasi mahal na mahal mo kami. Lalo na si Nanang. Tang, di ba si Nanang lang ang asawa mo? Oo. Sabi ko na nga ba, kaya mahal na mahal kita eh. Yung sugat ko, baka lumabas yung kanin. Oy, Bert, matulog ka na. Ipasok ka pa bukas. Opo, Nang. Sige, Tang. Tatang. Bert? Anak. Tatang, kailan niyo ba kang pahawakan ng baril? Sinabi ko na sa inyo noon, hanggang may dugo pang nananalaytay kahit sa pinakamaliit na ugat ng aking katawan, hanggang may buhay pa akong natitira, walang sino man sa inyo ang hahawak ng baril. Paano ko kami naman didisgrasya? Sino ang hawak ng baril? Si Susan? Si Vicky? Si Nanang? Para depensa ng sarili nila? Mga demonyo sila! Lalabanan ko sila sa bayan! Lumalala ng problema. Marami ng boy nawawala.
Lalaban na kami, Tang. Patay na kung patay. Saan kayo pupunta? Ibalik niyo yan. Kailangan maiganti namin si Bert. Isauli niyo yan sa baul. Tang, hindi niyo na kami mapipigilan. Sinusuway niyo na ba ako? Ha? Tang, kailangan na natin gumanti. Pinatay na lang si Bert. Sige. Sige, magpatayang kayo. Tutal matatapang kayo eh. Magpatayang kayo. Nang maubos na ang ating angkan. Pasensya na kayo. Gandang gabi po. Pinadadala po ni Mayor. Nakikiramay daw po. Alis na ho kami. Colonel Francisco, bakit mo naman kami pinagkakasundo ni kumpadre? Eh, hindi naman kami nakakagalit. Hindi ba, kumpadre? Oo nga naman, Coronel. Tama si kumpadre. At kanino ko ibibintang ang mga kagulo ang nangyayari sa bayan niyo? Sa bagay, napansin ko na magmula nung pumasok sa politika, naging malamig na ang ating pagkakaibigan, kumpadre. Kaya nagkaganon. Dahil sa nangyari sa aking pamilya, nasaktan ako ng may mga namatay sa mga kamag-anak ko. Alam mo, kumpadre, ang labis kong dinamdam nang mamatay ang bunso kong anak. Sino ba naman ang hindi, kumpadre? Tulad mo, nasaktan din ako nung mamatay ang aking anak. Kaya nga magkasundo na kayo. Dahil kung hindi, mapipilitan akong ilagay under PC control ang bayan nyo. Paliwanag! Kumpadre, kung may nagawa man ako na hindi maganda, na ikinasama ng loob mo, patawarin mo sana ako. Kalimutan na natin ang lahat. Kumpadre, kilala mo naman ako. Ako na yata ang taong napakadaling kausapin. Lalong-lalo na kung ang tungkol sa ating pagiging magkumpare at magkaibigan. Kumpadre, ikasa mo! Alang-alang sa ating pamilya. At alang-alang sa ikatatahimik ng ating mga kababayan. Ang ganda ng umaga, no? Oo nga. Salamat, Andresa. Salamat saan? Binigyan mo ng katahimikan ang buhay ko at ang mga anak mo. Abay, dapat may gantimpala ko niyan. O, ikaw eh. Kandres! Tatanungin muna kita. Ano ang ginagawa sa Watawat tuwing umaga? Di tinataas. At tuwing hapon naman, ano ang ginagawa sa Watawat? Pinababa. Ikaw talaga salbahe ka, oh. At ngayon, ang kalaming walang talahok, walang iba kundi si Estong Makabayan!